Sis Leo. Leo, may tita Adel. Sis Tabayo yung right. Leo na lang. Anong business mo, pare? Tabayo yung cleaning service. Kala ko some kind of a clown entertainment, parang children's parties. I do hope you give me a chance and put your trust on the Elizabethan beauty brand. Paano kami makakasigurado na magiging okay ang brand na ito kung sa sarili mong family business, pinatalsik ka? I don't think it should be discussed now. Alam ninyo kung paano ako magtrabaho and what kind of brand I can build. So at least you can take that into consideration. Hindi nila dinner eh. Ginawang business meeting. I'm sure you're going to enjoy the moonlight. Come and join us. What are we celebrating? Yung partnership namin ni Mamila. At saka yung pagbabati ninyong dalawa. Kailangan kong kilalanin yung mga anak ni Mrs. Chavez na personal. Gagawin ko yun. Bakit niyo kailangan kilalanin yung anak ni Mamila? I was just curious kung sino sila. Excuse me. Nasa San Romulo sila. Nandun yung mga anak ko. Punta ka San Romulo. 15 hours na biyahe mag-isa. Malayo yun. Ang delikado. Is it okay kung sasama ako kay Mona? That's a wonderful idea, Martin. Sir Martin! Sir! Sir, sandali lang. Kung ano na bibigla lang ho kayo, doon sa sinabi ni Mamila, okay lang ho, ayos lang ho. Ayos lang ho talaga kahit ako na lang. Mukha ba ako nabigla? Problema ba na magkakasama tayo? Naiilang ka pa ba sa akin? Bakit naman sir? Wala namang ano, hindi naman tayo nag-aanuhan. What? Ang ibig ko sabihin, ano? Nag-iilangan yun. Bakit naman tayo magkakailangan? Okay naman na tayo, di ba? Sounds like ayaw mo akong kasama. Sa bagay, pwede ka naman lumakad mag-isa. At pwede ko rin naman gawin mag-isa to para kay Mamila. Sabihin mo lang. Sir, hindi ganun, sorry. Ano lang na nabigla lang ako. Dati pa naman, ganun ka naman na talaga eh. Mabait tsaka matulungin. Kahit naman ako eh, kahit nakakakilala ko pa lang kay Mamila, kung kaya ng oras ko, tutulungan ko rin naman siya eh. Tinutulungan ko si Mamila. Dahil alam ko yung feeling na nagmamahal at binabaliwala. Tulad ng pagmamahal ni Mamila sa mga anak niya, na binabaliwala din siya. Tama, sir. Ganun nga, ano na lang, siguro kumbinsihin na lang nating dalawa yung mga anak niya para naman hindi mabaliwala yung pagmamahal niya. Bukas darating yung kotse. Aalis na rin kayo kaagad. Maganda ka na. Yes, sir. Sir, salamat po pala na ginagawa niyo to para kay Mamila. Road trip? Kasama si Sir Martin? Ninong, tapos ka na sa kape, di ba? Alisin ko na kasi baka mabasag ang muka ng ano, ng tasa. Alam ko na, sa edad ka na. Pero ewan ko ha, parang di ko yata ipagkakatiwala. Nasasama ka doon sa lalaking yun. Sasama ako. Ay, asan ba si Ninang? Naku, Nino, kung nandito si Ninang, sigurado ko sasabihin nun na huwag ka nang kumontra kasi ito na yung chance nila ni Mona. Hoy, anong chance? Chance nilang dalawa para mapasaya si Mamila, yun po. Basta. Sabihin na nilang conservative ako. Pero hindi ako papayag na basta ka na lang kalad ka rin ng kung sino-sinong lalaki. Kung gusto kang makasama ng Sir Martin na yan, kailangan hininga sa akin ng kamay mo. Ha? Bangs! Hindi ko kayang mawalay sa mga kamay ko. Hindi nakakatawa, Ramona. O nga, Bangs. Pumayag naman na kasi si Mamila. At payag akong kausapin siya, ha? Kinakailangan hindi niya sa akin ang kamay mo. Hindi niya nga nagawa yan ng fake wedding niyo eh. Ninang, tapos ngayon... Ninang, pampalamigin ang ulo. Tama na. Hoy, huwag mo akong mapangs-pangs, ha? Yun na yung desisyon ko. Tama ba yun? Kababayan mong tao, sasama ka sa isang lalaki? Ninong, baka naman kasi, style yan ni Sir Martin. Huwag niyo lang pumadlangan. Huwag niya akong ista-stylan, ha? Hanggat di niya ako inakausap na masisinan at sinasabi niya kung anong intensyon niya kay Mona, hindi ka sasama sa Sir Martin yun.
least yung mga asawa nyo, alam na nila kung saan nila gusto pumunta. Yung asawa ko, ang daming gustong puntahan, pero walang mapili. Leo, saan mo dinala si Lisa nung birthday niya? Simple lang. Ayoko kasi ng mga celebration na... Hoy, pare, balita ko si Nick nalasing sa Bahamas. Mahal, I think we should go. Okay. Gentlemen, good night. Excuse us. Sige ko. So, sa tingin mo, kailangan yung mga anak niya mag-upinsi kay Mrs. Chavez para magbenta? Yes, kailangan maunahan natin si Mona. Dahil kung siya ang mauna, it would mean bad business for us. Dahil magaling magpanggap at manguto ng tao to si Mona. So you want me to send someone to talk to the children of Mrs. Chavez right away? Yes, kailangan ma-offera ng representative natin para sila na mismo ang kusang uuwi at kausapin si Mamila. Ako nang bahala kay Mona. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nila matanggap yung ating offer. It's just about some sentimental crap. Kung tutuusin mo, wala talagang kalugi-lugi si Mrs. Chavez. At magkakasundo pa yung mga anak dahil yun naman talaga ang gusto nila. Oh, sige. Ako nang bahala. But we have to hurry, ah. Alright, Pa. I'll call you later. Gusto ko lang na malaman mo na kahit anong mangyari, tandaan mo mabuti kang tao. Kahit na hindi tayo nagmamahalan, pwede tayo maging magkaibigan. Kung kunwari, ikakasal tayo na nagmamahalan, saan mo gusto ikasal? Garden wedding. Pareho tayo? Oo. Ilan ang gusto mo maging anak? Dalawa. Isang babae at isang lalaki. Panganay yung lalaki. Para may tagapagtanggol na kuya yung bunsong babae. Pagdating sa bahay, ayoko naman ng mansyon. Pero pinakamalaki ang kusina. Gusto ko din may pool. Ako din, para sa mga bata. Kung nagkataon pa lang, may chance pala tayo maging masaya. Tol, bakit ganyan mukha mo? Anong nangyari sa lakad niyo ni Boss, ma? Ha? Ba talaga ang mundo ni Boss, ma'am? Isang party pa lang yun, pero mukhang hindi ako masasanay sa ganun. Ano ba nangyari? Parang na-reject yung business proposal niya. Ako? Oo. Mahirap na yun. Dati, walang kaprobre-problema si Boss, ma'am. Tinitingala natin siya sa building niya. Ngayon, kailangan niya magsimula ulit. Pero, Tol, naalala mo. Di ba sinabi mo sa akin na kapag mahal mo, ipakita mo na lagi ka nandyan para sa kanya. Pasasayahin mo siya. Di ba? Kaya mo yun. Malaki ka na eh. Shower, shower. Shower! Gusto niyo daw ako makausap, Mang Ramon? Hindi gusto. Kailangan. Mupo ka. Bilang ama, obligasyon at responsibilidad ko si Mona. Hindi lang dahil anak ko siya, kundi dahil nag-iisang anak ko siya. Kaya kasama doon, kailangan ko siyang proteksyonan sa mga lalaking katulad mo. Taray, Beshi. Para kang teenager, may curfew. Apo nga ni Pangs eh, pero nung teenager ako, hindi naman ganyan yan. Eh, paano nung teenager ka, mukha ka namang binata? Grabe naman to. Eh, yaan mo na si Pangs mo dyan. Pangarap niya yan eh. Nung ako nga kay Chot, gusto nga eh, umakit ng ligaw sa bahay. Sandali, pupuntahan ko na nga lang. Mang Ramon, Hindi pa ako tapos. Kahit kailan, eh hindi matatapos ang pag-aalala ko pagdating sa buhay ni Mona. Naintindihan mo ba? Yes, Mang Ramon. Kaya siguro naman eh, naiintindihan mo ang desisyon ko. So, hindi nasasama si Mona sa San Romolo? Hindi. Hindi siya pupunta roon ng mag-isa. Dahil kasama ka, di ba? Kaya Mr. Martin ko, pumapayag na ako na maging bodyguard ka ng anak ko. Basta iuwi mo lang ang anak ko ng buong buo.
Kumpleto ang mga daliri sa kamay at paa. Naku muna, ihanda mo na yan. Bilangin mo na yung mga daliri mo. Kumpleto naman, kumpleto naman. Alam ko namang mabuting ang tao, Mr. Ko. Pero sinasabihan lang kita. Ingatan mo si Mona. Huwag kang mag-alala, Mang Ramon. Sinisigurado ko sa'yo na babalik si Mona dito. Nang buhay, walang labis, walang kulang. Nang hindi nasaktan. Buhay, walang labis, walang kulang, hindi nasaktan. Malinaw yan, ha? Usapan yan, ha? Lalaki sa lalaki. Po. Iingatan din kita. Walang labis, walang kulang. Relax ka lang. Kuya, kalma! Oh, relax lang, kuya. Relax ka lang. Relax ka lang. Uwi kami yung... Oh. Hi, Mal. Mal! Ano meron? I'm preparing dinner. Dinner? Mm-hmm. Ang taas pa ng araw, ah. Tsaka... Ang kapal ng usok! Hindi ko na makita si Tamtam. Ang OA mo. Kuya, pinipigilan namin siya. Kami yan. Oo, wala silang tama. Wala silang kasalanan. Ako may plano nito. Para sa'yo. Para sa inyo. Ah, para sa amin? Mm-hmm. Sa loob. Nag-iaw kayo sa loob ng bahay. Okay na yan. Ito mo yung mga ulit. Dito? Hindi ho naman po ang niluto ni Tita Boss, ma'am. Hindi naman po minatamis. Sorry po, Lola. Damit, first aid kit, towel, ano ba to? Joke book! Oh, bingo cards, baraha! Ay, bingo! Oh, ano to? Pupunta kang perya? Ano ba? Huwag kang pinakikialaman mo yung mga iniimpake ko. Mahaba yung biyahe, di ba? May stopover. Siyempre, ayoko nang naiinip si Sir. Kaya ito, dapat madaming gagawin. Ay, yung saging. Hala, para ka natataranta sa first date niyo, road trip date. Alam mo, OA mo, anong road trip date? Ayoko lang ng boring. Ay, ako pa daw yung OA. Asus! Talaga naman, Mona. Ano nga yan? Pero... malay mo naman, Liv, na tama ka. Baka nga naman na dahil sa road trip na to, eh may chance na maging magkaibigan ulit kami. Parang yung dati lang, yung magaan lang pag magkasama kaming dalawa, pag nag-uusap, ganun. Tunog umaasa yan, Besh. Baka naman... Umaasa ako na maging magkaibigan ulit kami. Na maibalik yung dati na masaya kami. Eh bakit? Bakit, Liv, may masama ba dun? Tsaka sa totoo lang, yung maging magkaibigan lang kami ni Sir Martin tulad nung dati, yung magkaibigan na mapagkakatiwalaan ng isa't isa, malaking bagay na para sa akin yun. Suportahan kita dyan. O gusto mo ba ba ng Scrabble o dictionary? Para mahilo kayo sa biyahe, kakabasa. Grabe naman. Eto, hindi mo pa pinasok sa loob, bo. Eh, paano? Ilalabas ko, ipapasok mo. Eh, ginugulo mo kasi yung iniimpake ko. Huwag mo lang kasing pakialaman. Mayroon sa... Ma'am? Patrick, hi. Alfred, this is my son, Patrick. Hey. Patrick, this is Mom, Alfred. Can I talk to you for a second? Sure. Excuse me. Why are you bringing some random man into the house? Oh, he's not a random man. He's from the 14th floor. He was helping me fix the pipes kasi maliit lang leak eh. Business. I need to strategize. Kailangan makonvince si Mona at mga anak ni Mamila na ang pagbenta ng tagpuan ang tamang desisyon.
Dahil sa kanila lang maniniwala si Mamila. Seryoso ka? Magaling naman pala itong anak mo, Rachel, eh. Siguro naturuan ng maayos ng tatay niya. Actually, my dad didn't teach me anything. I learned this on my own. At sa tulong ng ibang tao. Now, if you'll excuse me. Do you want to hang out with us? We're gonna watch a movie online? No, thank you. I have to study pa. Okay. Thanks. What? Nagamit ko na yung tinuro sa akin ni Kuya Leo kanina. Wow, ha? Good job ka naman yan, ah. Eh, ba't parang hindi ka masaya? Wala. Wala lang na, ano, may naalala lang ako. Sige, Tads. Tumawag lang naman ako dahil dun. Pakisabi sa kuya mo ulit na, ano, thank you. Sure. Walang problema. Patrick? Yes? Kung ano man yan, lilipas din yun. Bukas, may bagong araw ulit. Anak, ha? Basta mag-iingat ka dun, ha? Huwag mo kalimutan tumawag sa amin. Hmm? Pamangko. Anak? Pwede ko bumitaw. Ikit na, Ninong! Kasi nung huli kang umalis. Si ba, napag-usapan na natin yan. Sige na nga. Mag-ingat kayo ni Martin, ha? Bila. Ay, teka nga pala. Ito, ipa-review mo na lang kay Martin itong family album natin. Pag meron kayong stopover, para makita naman niya yung family at saka alam mo na lahat yan, ha? Okay po, Mamila. Thank you for doing this. Thank you so much. Sana naman pagbalik ninyo dito sa tagpuan, hindi lang ang aking panganak ang nahanap ninyo, kundi yung tibok ng mga puso ninyo. Take care. Papo, Mamila. Ay, mag-text ka bawat kibot, ha? Oo nga. Ano, hindi ba ako atin? Hey, Amy. Sige, so yung baka masa kusina. Ninong-ninong eh. Ayan, tala, tala. Bye-bye! Ingat ka, ha? Huwag ka susyok-syok. Alam mo, Tads, ang cool talaga ng Kuya Leo mo. Ang unconventional ang ways of teaching niya. Patrick, gets ko naman na nakatulong sa bahay niyo na yung natuto kang mag-ayos ng tubo. Pero, paano naman yung makakatulong sa pagporma mo kay Emily? Diskarte. Pinaalala talaga ng kuya mo sa akin na kailangan ko yun. At tama naman siya dahil ang totoong astig, madiskarte. Sige, sabi mo. Pagkwento mo pa natin yung kuya mo. Brenda, sagot ko. Sigurado ka dyan, ha? Hindi ko yan na-atras na. Oo naman. Tara. Ang tignan mo kayo, ginawa mo. Sabi ko naman sa'yo, eh. Kaya kong dalhin yung project ko. Kaya nasira tuloy. I'm sorry, Emily. Si Emily? Bakit ito pwedeng ipasa nang hindi ko magana? Let me check. Ayoko. You're just gonna make it worse. Alam mo, umalis ka na. Kaya ko na to. Sige na. Tads, wait lang, ha? Eh, teka, anong gagawin? Ano meron? Kokoy! Anong meron? Emily. What's the problem? Eh, kasi ayaw umilaw. Nag-lose ata yung wire. Si Ethan kasi. Let me check. Mamad. Lilinisan muna kita. Mahal ko, kailangan kong ganito yun.
Kahit na meron kang mga ganito, hanggang naganda mo pa rin. Para ka talagang anghel ko. Hindi ko masyadong madiinan eh, kasi baka taasan mo ako ng kilay. Yan, konti ba? Yan. Wala na. Mahal. Sana ikaw na lang yung unang nakikita kong tao sa umaga. At sa gabi, ikaw yung huli kong kasama. Mahal, don't make it hard for me to leave. Di bale, darating din yung araw, mas matagal ka nandito. Okay na to. May early dinner tayo hanggat sikat pa yung araw. Yung yellow po, nandito na. Wait lang ah. Bupukpuk ko sa'yo yan eh. Nakapagtabi na ako para kay Tads tsaka kay Chot. Uubusin natin lahat yan. Kumain na tayo! Kumain na tayo. Ay, nako. Parang nananadya itong mga to. Sige na nga. Nako, ting pa. Thank you so much, Patrick. You're such a lifesaver. Anything to help. Thank you talaga. Atad, napansin ko lang. Parang pagi sila Emily at Patrick, di ba? No? Tinamuhin. Di ba? Umurong ko nga. You know what? I owe you. You know, I should make it up to you. Birthday party ko next week. Invite sana kita. Really? Mm-hmm. Actually, in-invite ko lang yung mga close friends ko talaga dito sa Bricks. Punta ka, ah. I wouldn't miss it for the world. Thank you. Atid na kita sa class? Sige. Tara. Thank you talaga. Of course. Akalain mo, nakadiskarte si Patrick, oh. Ayun na, umalis sila ni Emily. Ayun na, bye-bye. Dads, kamas tayo? May enda tayo, tara. Tara. Ano? Busog na ako. Busog ka. Wait, Dads! I'm just waiting for them and then we'll be on our way. Sabi mo, anak? Ay, wala ho, Mangs. Yung neto, ito hong kotse. Ang gwapo ng kotse. Pogi. Ay, Sir Martin. Sir Martin. Taka na. Ha? Bye, Mangs. Bye. Sorry, anak. Bye.
sa San Juan Mundo sila. Nandun yung mga anak ko. Pupuntahan ko sila. 15 hours na biyahe, mag-isa? Kasama ko sa'yo. Gusto kang makasama ng Sir Martin eh. Kailangan hingin niya sa akin ng kamay mo. Huwag kang mag-alala, mang rambabalik si Mona. Ang hindi nasaktan. Sige nga ngayon, Lunes. Sila, Sir. Pinagtitinginan tong kotse mo. Ang gara kasi. Hindi ang kotse ko tinitingnan nila. Baka nagagandahan sa'yo. At sina Leo and Lisa. Yung matagal ko nang binabalak, mag-propose na ako kay Ate Lisa ninyo. Papapigil si Juancho sa kanyang mga plano. Mama! Kuya! Pampang! Tamo! Tamo! Sana dalawa ang puso.